Ka simpleng milyonaryo. Sir Buddy. Hello. Yan, kasama ko pa rin si Choi Sandoval at andito pa rin tayo sa Candaba. This time, pupuntahan naman natin yung pinsan niya na talagang magaling na farmer ng watermelon. Si Sir Edmar. Edmar Aga. Aga. Ayan. So titingnan natin ano yung strategy niya, ba't siya kumikita ng malaki sa watermelon, melon, and honeydew. Honeydew. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, dalawa na po ipapadala natin sa Vietnam Tour ng All Expense Paid. Courtesy naman niya ng Amo Organic Fertilizer. Oh, tara. Ito, bikol niya ako. Tignan mo naman, may truck na malaki, Sir Buddy. Shout out! Shout out. Ayan ang mga pakwan, oh. Ano to, Sir? Pondar mo na to? Oo. Oh. Oh, yaman. Yan, katas ng melon yan. Katas ng melon yan. Oh, pakwan. Oh. Siya yung idol ko. Mga legendary farmer na to, Sir Buddy. So ano ka rin? Farming, trading? Siya? Oo. Hindi, ano lang sila, farming lang talaga. Farming lang? Oo. Yun yung difference namin. Ang dami mo. Ang tinamnan mo yung dike. Oo. Oh. Tapos may palayan ka. Palayan. Yan, palayan. Tapos tubig na to. Saan? Pagka pinatubigan mo yan, mamamatay yan. Ah, ganun? Oo, siyempre. Sanay lang hindi sanay sa pinapatubigan na halaman yan. Yan nga yung nagtatanim na walang tubig. Oo, di ba yung iba, linalagyan ng palayan. Patubig. Patubig. Ah, ayaw niya. Mamamatay na yan. Ibang style nga yung pagtatanim niya, Sir Buddy. Compared dun sa flat. Mm-hmm. Kaya matibay yung halaman niya eh. Hindi namamatay. Pang-apat na harvest na namin to. Ito hinog na to, hindi ba? Alanganin pa. Basta half ripe. Oo, oh, tapalo ka rin ah. May manikwanta ka rin. Malulot na eh. Ha? Eh, ipitasin niyo na to. Pag, pag pinitas mo na half ripe, may hinog pa yon. Opo. Ha? Hinog na yan. Hinog lahat yan eh. Hinog na. Malulot din. O pwede bakbakan niyo na basta wag lang yung Ay, oh, retang malaki na mo. Retang malaki na rin ta kanyo. Dadaan ka. Ha? Huwag ka muna mag-shoot. Maglakad ka muna. Ang talbos ba na to? Nakakain hindi? Nakakain yan. Yung mga kalabasa yun. Parang kalabasa rin. Ah, kalabasa nga pala. Sige, siya muna interviewin mo, Sir Buddy. Siya yung nagtanim yan eh. Hindi! Para mapanood ka sa TV. Oo, nahihiyain yan eh. Oo. Ang dami palang bulaklak kalabasa, oh. Ito yung kinain namin kanina eh. Ayun, lalaktawan, oh. Balikan nyo na! Tabalo ka rin, lalaktawan na lang. Tingnan mo! Hinog na to! Sir, yung bunga yung kapal, oh. Ayan, oh. Tingnan mo yung nasa dulo. Mm-mm. Oh. Ang lalaki ah. Hindi pa hinog to? Hinog na yan. Pabalik mo lang. Hinog na rin. Hinog na rin to. Oh, alam mo oh. Oh, hinog na. Oh? Ali, maluto talaga. Oh. Tino? Ali, kaya no talaga. Red kasi yung
kaira, eh lang yung paranuman. Hindi siya natubiga, kaya puro tamis. Tamis, sir, ba di o? Ayan, dinudukot-dukot lang. Sige. Balikan nyo lang. Pakakain nyo lang. To, ikaw yun na magtalken. Magtalan nyo rin, magtalan nyo rin. Magtalan nyo rin, Ken. Binigang gamatagol na rin. Wa, datang maragol. Yan ang... Bet mo rin. Dito na yan. Tadi yung marami silang bulakot, sabi ko. Marami na po rin eh. Wa. Wa. Wa, ma- pwede nungan din. Alos pwede nungan. Pagkuhan nyo. Sabi da ko yan. Dini. Kita ba po daka rin mani eh. Wa, kunan nyo nungan eh. Kunan nga ako. Ayuhari, bengi makapot. Kunan nyo na, balikan nyo na. Mali, nir siya nga pa kata makapot ko dyan. Aran, no, karakalda pa. Matuwa na lang. Kahit na gabi na ka. Sabi ko sa gabi dapat nakabukaw. Pati manati, oh. Pati rin, kunan nyo na, oh. Ang tamis. And then, parang mura. Adi, buhat ako yung juicy. Ito naman, eh, ba? Wala sa lakla. Kaso kinamay mo na, malinis pa ba yan? Tamis. Mas matamis ng tanim nila. Oo, sa'yo. Diba? Kasi ano to eh. Ba't mas matamis ang tanim nila? Ito kasi agad na hinog dahil wala silang tubig. Agad na tuyo. Tamis, di ba? Minamagic niya daw to. Ano nalagay mo? Magic sarap? Tamis! Tamis na. Aluwag ng palayan nila. Aluwag ng palayan nila dito. Kanya rin yung palayan. Mga magkakapatid. Bali, pingsang buo ng mami ko, ang tatay nila. Kaya magpipinsan kami. Sila... Pero uncle mo pala. Yung side po nila talagang matagal na nagtatanim. Excuse me po. G! Okay na yan. Hindi na akong nagsalita, kumain ako na kumain. Babiyaya ko bukas. Parang tingnan mo kung parang... Biyaya ko dyan bukas, huy. Oo. Ayaw mo? Dilaw ni dilaw. Sarap. Ha? Upripe lahat yan. Okay, good. Oo nga, oo nga. Pwede ba itapon dito? Okay. Na ini-interview lang ako saglit. Tapos i-send ko sa'yo payment, ha? Ito naman, tikman natin ulit. Yan, ano yan? Dulo, pinakadulo na yan eh. Bunga. Kahit ako eh, pinuksa ko pinakamaliit eh. Mas matamis yung una. Ayan, medyo pang stuck siya. Pero pwede na po yan. Ito yung half ripe. May technique ng pagbukas, ano? Wow! Hinog na. Halos na talaga. Ano yun na? Ano yun na talaga lahat? Hindi mo. Lamig. Kalatina pa. Alam mo ito. Hinog na. Kaya pwede na halos. Sarap. Naka pang fifth na harvest na to. Ito. Pang lima na. Laki na lang kinikita sa akin nung pinsang ko. Na. Ikaw buyer niya, bale. Ah, akong buyer niya. So yan, trading. Yun yung asas ang ginagawa natin na namimili tayo. Tamis, no? Sa store, may hiwalay mo to, yung half ripe sa ripe? By size. Size na lang. Tsaka sa pitik ng pakwan. May pitik kasi yan eh. Actually, hindi na siya half ripe yan. Hinog na talaga? Hinog na po yan. Yung kinain lang natin nung una, yun na yung pinaka ripe niya. Ripe talaga? Mm-hmm. Hanggang doon po yan. Yung harvest niya. Wala. Minsan, nakaka-harvest kami ng 4 tons. 4 tons to 6 tons. And na lima na kami. E di nasa, let's say, 5 tons na lang. E di 25 tons na. So, Sir Edmar, ay ano? Nakailan tons na? 25 tons. Naka 25 tons na siya. Nandito lang sa mga pilapil. Pilapil lang yan. Oo, parang minamaximize lang yung pilapil. Space. Yung space. Mm-hmm. Naka 25 tons pa siya. Magkano per kilo? Iba-iba. Siguro nasa kalahating milyon na itong nakuha nila. Nakakalahating milyon na siyang worth. Oo. Just for sa mga ganito lang. Lahat yan.
naka-sales na siya ng kalahating million, siguro gastos niyan mga 200,000. Kita na siya ng 300,000. Tapos hindi siya kumuha ng mga tao, siya lang din. Nag-rent, nag-ano lang siya, nagbabayad lang siya ng arawan. Arawan lang? Kasi siya mismo, farmer siya. Siya mismo, hands-on siya sa pag-spray, pag-aabono. Kaya hindi niya na niya kayang mag-trading. Sa ginagawa pa lang. Farming niya lang talaga siya. May agri-business siya eh. The sort. 2 years ko na siyang nakukuhanan ng tanim niya. Last year, sobrang ganda. Sobrang lalaki ng melon. Imagine, 3 kilos isa. Lipot po tayo doon sa may melon. Tara. Tara. Habang... Peace! Muntami, atin niya pang bunga yung tanga ni Joe. Atin niya pang bunga yung tanga ni Joe, kaya ta? Tara po tayo doon sa may honey Joe. Alis na tayo ito? Oo, doon po tayo. Ikot po tayo nga. Sa melon at saka honeydew. May nag-harvest niyo doon? Ayun po. Nandun lang naman. Wah, kunan mo na ang anak mo! Interviewin ko lang kaya siya saglit. Sige, interviewin mo na. Para... Oo. Para hindi lang ako pumunta rito para kumain. Ang ganda po. Binalik. Ito, lalaki pa to. Katakalda pa kaya ni. Pakakot mo na, Bob? Wow, pakakot mo naman din eh. Hello, Jay. Eh, di kunin ko bukas. May pitas ba tayo bukas? Oh, ano, tabi mo yan. Hindi masasayang yan, Brad. Ang ganda, oh. Sir Buddy. Dami. Tsaka yung size. Yun yung mga hanap ng bayar natin. Lahatin nyo na, lahatin! Hello? May 1,000 ka dyan. I-gcash ko na lang sa'yo. Sir Edmar Aga. So, kanina, umaga, o kanina, ang discussion natin ni Choi ay parang nahihirapan siya doon sa farming. Marami siyang challenges. So, sabi niya parang mas maganda pa na mag-concentrate na lang siya sa buying. Oh. Pero si Sir Edmar naman, kabaliktaran. Sa dami ng tanim niya, dahil kumikita siya sa farming, hindi na niya kailangang magbumili at magtinda. Hmm. Ang kanya na lang ay farming. Bakit, sir? Bakit ikaw ay successful sa farming ng melon, ng pakwan, at saka honeydew? Sanay na kasi akong nagtatayong na ganyan. Magbuhat nung bata pa talaga. Kasama ko na yung tatay ko. Ah, talaga? Oo, ano? Natuto ako doon sa tatay ko. Magaling yung tatay mo? Oo. Season ano talaga? Oo, talagang yan ang talagang tinatanim namin. Nung araw pa? Oo. So ilang taon ka nang nagpapakuan all in all? Ilang taon ka lang noon nung natuto ka? Mga 5 years lang ako hanggang sa halaman. Talagang puro melon yan eh. Talaga? Oo, yung kandaba. Ilan taong ka na ngayon? Ha, 47 na ako ngayon. By the, 42 years. Oo, ganyan na talaga. 42 years oo. Ka na. Talagang sanay sa halaman. Sanay na sanay. Oo. Okay. Eto nga, ang unique dito, meron kang malaking, kayong magkakapatid, may malaki kayong saka. Oo. Ang ginawa mo, may malalaking pilapil at doon ka nagtatanim ng ano ng pakwan, melon, honeydew. Para di masayang lupa. Yun lang ang purpose mo doon. Sayang naman kung hindi mo tatamnan eh tutubuan lang ng mga damo 'yan eh. Oo. Eh tamnan mo na. Eh tamnan mo mapapakinabangan mo ng gusto. Oo. Eh malaki pa pakinabang mo. Malaki talaga. Magkano nang kita mo ngayon, sir? Ay, hindi ko masabi dahil siya ang ano, baka umuray na lang ng gusto. Oh. Kapag nalaman niya. Eh kaso ano na, nakausap ko na siya. Ah. O may idea na ako gaano malaki ang kinikita mo. Kasi alam ko na. Siyang bumibili. Oh. Yan, tingnan mo naman talaga, marami siyang quality. Quality talaga. O ilang pitas na yan? Ilang pitas na ito? Ha? Panlima na ata. Panlima na, matagal lang may pitas eh. Yan, malalaki pa.
Anong sikreto mo, sir? Ah, sikreto, bakit ano? Siyempre sa pag yung pagdidilig ng mabuti, yung mga bata ko talagang inaano ko 'yan. Mm. Yan nakikita mo naman, no? Ayun, buhay na buhay baging. Buhay na baging. Puro tinatabo ko lang 'yan. Tabo lang. Oo. Oh. Eh, yung dilim tab- dapat eksakto lang. Oh, sakto lang sa pag puno. Pag nasobrahan mo 'yon. Ah, okay din. Pag nasobra mo sa isang tabo, ayos lang. So, isang tabo lang. Oh. Tuwing ikapitong araw. Ah, ganun lang. Oo. Oh. Pinapatabahan ko lang. Tuwing kapitong araw. Eh, tignan mo. Araw, doon ka lang magdidilig na isang tabo. Hmm, tignan mo naman yung bita ko. Yun. Hmm. Pero malakas yan. Di, walang, kahit na isang puno, walang namatay. Hmm. Hmm. Talagang ano ko na yan. Yun ang pinakasipay. Tamang ano, dilig. Hmm. Tamang dilig lang. Tsaka sa pataba, yung sangkap. Sangkap ano pataba mo? Yung mga biking, ganyan. 14-14. 1620. So tamang ano, mixture at timing. Oh, yung timpla. Timpla niya. Alam bes, pataba. Bagbuha kapag ka inarbes. Ano yung ano, nung mula nung nagtanim ka? Siguro mga anim, ganyan. O, lima. Anim na beses. Oh. Ilang buwan ba ito bago dun sa unang harvest? Pagkatanim. Ilang buwan siyang harvest? Pagka-transplant mo na dito, ha? Hindi yung punlaan. Hmm. Yung punla, pag tinanim mo dito. 55 days lang yan. 55 days, unang harvest na? Oo. Oh. O tapos na yung lahat ng harvest? Hindi pa, 55. Magsisimula ka pa lang. Magsisimula ka. Tapos, pag nag-unang harvest ka, tuwing kailan, bago ka mag-harvest ulit? Siguro mga ano, mga anim na araw lang. Anim na araw lang. Oo. So, harvest na. Mga ilang harvest yan? Anim. Tapos na. Oo, tapos na. Bali, kung taglilima, di ilan yon, ilang buwan yon na nag-harvest ka? Di ano lang, mga kalating buwan lang siguro. Kalating buwan. Ubus, tapos na yon. Tapos na yon. So, ang pataba mo, tuwing kailan, at ano yung pagbabago? Bawat stages? Eh, yung una, puro puti lang, yung biking lang, yung pagka mga sa pangalawang pa magpa sa pataba, yung ano, yung inahaluan ko ng 14-14 ganyan. Oh. Yung nang linalagay ko. Pagkatapos. Gano'ng madami? Ano lang, isang cup noodles lang. Yung 14-14, yung ano naman, yung biking, isang ligo, yung sardines na maliit. Oo, oo. Yun ang pinag-dig. E kanong kadaming tubig yun? Isang balde. Isang balde. Ilang halaman ang madidiligan mo doon sa isang balde? Siguro nasa 10. Kumpurmi sa isang tabo, kumpurmi sa balde. Pero mga 10 puno siguro yun. 10 puno? Oo. Yun yung una. Hmm. Pangalawang lagay? Doon ganun. Ganun pa rin. Ganun pangatlo? Nag-iiba-iba ako ng fertilizer, ganyan. Iba na. Mm. Ano na yung pangatlo? Minsan 1620 ganyan. 1620. O kaya 1717. Oh. Tapos pangatlo, limang beses ka mo, di ba? Limang beses lang. Pang-apat mo, nag-harvest ka na nun? Ay, hindi. Pang ano, pang lima. Pang ano, lima. Oh. 0060 na yan. Oo. Oh. Di, ano, 1717, di ako, potas na yun eh. Ah, hindi ka nagpuputas? Ay, hindi. May na yung halaman doon. Kaya yung halaman ko, yung potas pang ano yun, sandali malaki yung halaman. Yung bunga. Ako hindi ko inaano sa potas. Kailangan daan-daan lang lumalaki siya. Para? Para matibay siya sa ano, sa pagtitinda. Yun. Ano, talagang makita mo naman, buhay na buhay. Hanggang doon yan eh. So ang huling fertilize mo, anong mixture mo? Ano na lang, wala nang mix yun. Puro 14 na lang para matibay yung puno. Isang tabo yung timpla ko nun. Ano ba, kalating balding 14-14, haluin ko sa tubig, pagkatapos yung isang tabo. Lata ng sardinas? Hindi, ano? Isang tabo. Isang tabo? Ang ilalagay ko doon sa balde, na ano, ihalo ko doon sa tubig eh. Oo. Yun ang pagdidil ko sa halaman. Pero ang lagay mo, gaano kadami ididilig mo sa halaman? Isang tabo rin? Isang tabo rin, puro isang tabo yan. Puro isang tabo. Ganun ang naano ko. Taon-taon? Taon-taon siya. Ganahatam naman. Puro ito lang? Oh, ito lang. Puro dike lang? Oo. Oh.
Hala, diyan ako kumikita eh. E di ano, mas malaki kita. Ito yung palay. Yan ang malaking kita. Mas malaki kita. Yung nakatanim sa dike, ang mas malaki kita. Buti tano, hindi nyo tinitigil ang palay. Eh kasi, kaganto. Eh yan ang ano talaga, magaan naman patubigan yan eh. Ito, dito, puro, kumbaga sa sideline lang yan eh. Kaya diyan ko na lang inaano eh. Eh alam mo naman yung melon, ang gusto niya talagang mataas yung lugar niya. Uh-oh. Hindi kagaya ng palay kapag umulan. Diyan ko pong so, hindi maganda magtanim diyan ng melon kasi babahain. Oo. Dito sa dike hindi. Hindi. Kapag umulan, sandali wala yung tubig. So kailangan talaga magtanim ka pa rin talaga ng palay kasi diyan talaga suited yung palay. Oo. Ngayon dito sa dike, dito yung mga melon. Mm. Malaki ba rin ba ang puhunan? Malaki-laki rin. Sa isang hektarya, magkano puhunan mo? Siguro nasa 80,000 ganyan. Ah, pati plastic nun, binhi. Lahat-lahat pa. Yung, oh, pati yung upa ng mga naghahalaman. Oo. Daily lang ang hire mo ng tao. Oo. So ikaw talaga nakatutok dito? Ako. Minsan nga ako pa yung nag-spray dyan eh. Ikaw pa? Oo. Saka pagdidilig, o pagtatanim, ako din. Mm. Ako yung talaga yung nakatutok dyan. Biro mo, mag-spray pa ako. Ayan, yun na ang bata ako. Ako pa, minsan talaga ako pa yung nag-spray dyan. Ikaw pa? Mm. Anong kagandahan nun? O, parang may yung katarado pa. Oo. Hindi, kasi kapag pinano ko sa iba, minsan, hindi nila yung spray yung bunga. Puro spray lang parang mabilisan lang. O ako kapag ako nag-spray dahil ako yung may-ari, talagang tinututuwa ko nung gusto yung ano, mag-spray. Talagang pulido. Kaya walang uod. Ah, pati yung bunga? Oo, kailangan spray niyan. Eh, kapag ka na... Hindi lang yung daon. Ganyan ako. Hindi lang yung daon. Kaya tingnan mo, wala namang inano yung bunga. Hindi man nagka ano ng uod. Taon-taon ba ako kumikita? Oo. Hindi ka nalulugi? Hindi. Di pa ako nalugi dyan. Ah, talaga. Sa 42 years. Hindi. Dito, siguro sa pagtatanim ko dito, mga... Ilan taon ka na dito? Mga 20 years ganyan, 15 ganyan. 15 to 20 years? Oo. Dati kasi yan, milon din yan eh. Dabon. Kaya lang, oo. Nasa inero lang namin linaga ngayon. Kasi sobrang malaking puhunan eh. Kailangan yan, plastikin mo lahat yan. Ito? Oo. Ah. O paano kung wala kang 1 million? Hindi mo naman. Kulang. Eh, kaluwang yan. Eh, dito na lang ako nag-ano. Dito lang yung kaya ng budget ko. Pero kumikita ka? Ah, kumikita. Ano ka na kayo ginagita mo, sir? Eh, dito, ano ba? Dito. Sa 80, kikita ko ng 100 ganyan. Malinis? Malinis yun. Yun na ang gastos, yung 80. 80? Ano ba, 180, yung ito, yung nang gastos, yung 100. Yung 100 sa'yo? Oo. Oh. Sa loob ng, yung 80 na yon, kumita ka ng 80? Hindi, yung... Equivalent to 1 hectare ba yan? Hindi. Ay, hindi lang. Siguro mga, mga 1 hectare siguro. Isang hektarya na puro pilapil? Oo. Oh. Isang hektarya na puro pilapil, kikita ka rin ng malinis na 80,000. Hindi, 100. Yung 80,000 yung puhunan. Oo, oh, yung puhunan. 100 ang kita mo. Oo, oh, kasi lilinisin po yun eh. Gagrass cutter mo. Lahat-lahat. Pero 2 months pero, lang yun. 2 to 3 months lang yun. 2 months lang yun. Mayigit to. Oo. Oh, mayigit 2 months ganyan. Kita na. Ayan o. Nag-ano na sila. Ay, mamaya niya, mapupuno yung truck niyan. Puno yung truck. Ilan ang buyer mo? Si Choi lang ba buyer mo? Oh, siya lang. Lahat, exclusive. Oo, magaling siya. Magaling siya. Hmm. Bakit? Eh, alam mo naman, magaling magano si Pacho eh. Magtinda. Magaling magtinda. Alam ng mga tao. Oo. Alam ng mga tao si Pacho. Kilala siya. Oo, kilala siya. Yan, lahat ng taon-taon siya yung kumukuha sa akin. Hmm. Parang makakakalating milyong lang yung sobra. Ah. Yun ang mahinang, oh. Ah, ba't sabi mo sa akin? Eh, di, baka sabi mo sa akin, 100. Di, baka, di, baka malaman ng asawa ko. Kailangan may sideline tayo. Hindi malalaman, ano? Ang laki, ha? Hindi, ayos lang. Ano lang yun? Joke lang yun. Joke lang yun. Mas marami ang ano ngayon. Mas marami ngayon. Joke lang yun.
Anong advice mo din sa mga iba para kumita rin? Ah, kailangan magtanim sila. Huwag tumigil. Huwag magsasawa. O, tingnan mo ito, sir. Ito, magkasunod. Sunod-sunod yan, oh. Ano? Oh, talagang... Ganyan lang yung pagpitas niya na. Yan, puro bunga lahat yan. Tignan mo. Oh, tignan mo sandali, nakaano siya, oh. Maraming bunga talaga. Magsasawa ka sa kapipitas. Tumama yung bunga. Hindi nagkasakit yung halaman, ano. Tumama na yung maliit. Yan yung mga magtalko sa Eminislam. Sige. Dali mo. Yung bagal para... Han. Wala pa rin yan, katabi ng ani ko. Sesenta. Sesenta na para sa pool. Yan. Okay pa. Last na ba yan? Magtatanim ulit yan, Sir Buddy. Pinapatanim ko lang ano. Re, yung oh, magtatanim nga pala yung red tiger. After nito. Oh. Second crop. Second crop. Pero hindi to ng area na to na pisa. Hindi yan. Doon sa kabila. Kailangan ibaba muna natin yung ano niya, yung plastic, yung sa tabi ng aros ng yung basa. Kasi dito hindi na pwede siya eh. Eh malaki na yung pitak. Kailangan doon na, yun. Dahilig lang. Oh, pinaka, ano na lang. Di ba dito, dalawa yung plastic niya. Oh. Oh, ang gagawin ko niyan, single na yung plastic ko. Oh. Itong isa, hindi ko natatamnan. Yung plastic niya na to, 5 years na tato. What ba? 5 years na eh. Yung plastic? Oh, yung mulch? Hindi, ako kasi, ano ba, pagka-harvest, eh, di alisin na yan. Mm. O, itatabi ko yung plastic, isasako ko. Pagkatapos sa ano, yano uli, ilalagay ko. Pagtaniman ulit. Oo. Inibalo mo yan eh. Sulit na eh. Sabi nga. Oh. Pero yan ito po. Pero yan naman pwede na. Hindi, malulit ang kinahin mo ito. Kaya na itampo pa. Tingnan mo, ang ganda. Ito, ayaw kong masayang yung lupa. Eh, dati, tingnan mo, tinamnan ko ng gulay, yung kalabasa. Oo. O, inispera ko yan. Uli-uli kong pinalinis yan. Puro talaib yan. Eh, ngayon, sayang naman yung lupa. Kahit na kalabasa lang o yung gulay, tatanong ko. Walang nasasayang na lupa. Ingat. Ano ang ganda ng bunga? Tingnan mo sir. Eh madalang lang maano ng ganyan kalaki. Puro ano la. Dami po. Ay, pa tsora na, may meltron din eh. Ah, hindi pa napitasan 'to. Ano na kayo? Dito na sila sa pilapit ko ano. Eh nag-shortcut na 'yan. Sir, dito tayo. Palagi kitang napapanood ah. Kapatid, ano po? Oh, kapatid ko yan. Ayun yung mga, ayun kasawa ko tsaka yung anak ko. Yun, yung gwapo. Gwapo. Siya magkawin yung artist. Oh, dito ka, Nat. Ayun o. Yung kasawa ko, pinakamaganda.
Palagi kang pinapanood ng kapatid ko eh. Idol ka niya. Oh, idol ka niya. Tayo pa pagmarinda. May taniman ka rin, sir. Oh, ayun, ayun. Ah, tabi-tabi na kayo. Oh. Kapatid ko yung... Kami nga, mag-ano kami dito. Ah, tingnan natin, sir. Sige. Ay, may kalabaw. Tingnan mo, ang gaganda, oh. Talagang maganda yung ano niya. Mm. Yung pakwan. Wala rin pakwan! Asun ako rin yung bunga. Ang ganda ng ano dito, oh. Nung... Arayan. Oh, maganda yung view dyan. Ganda. Ito na ang napitasan. Konti na lang. Mga... Ito kayo po. Last, sige, sige, sige. Andi dyan. Mga hindi na hinog. Yung mga pang fruit basket. Oo. Ito rin pala. Ang gaganda. Kasi yung buhay niya. It's just how. Hindi makatalaga sa farming. Panood kita nun. Ano ba yun? Saan, sir? Sa... Panood? Nag-aalaga ng profis. Oo. Kaya pa sabi ako nga nagdala ka rin sa Bataan. Sa Bataan? Palagi kang pinapanood yan. Gusto ko na. Ayan, mga... Magkakapatid, magpipisa na mga farmer. Sila talaga ang mga legendary. Ang isa namin kapatid niya sa Bagara. Anong buwan, sir, yung ano, lubog to? Ano yan? August lang. August. September. September, ganyan. Lubog yan. Puro ano na lang, tubig yan. Yan na lang ang litaw. Pag nalitaw, pag may tubig sa kanilang... May tubig sa kanilang... Tapos saan lalabas yung tubig? Pagpuntang... Bababa naman, pagpuntang pulak nyo. Pagpuntang na yan. Pagpuntang bay, kanina bay. Isda naman, marami ang tanong-tanong. Dito sa Candaba, isa sa pinakamasarap na buro. Sa Candaba, kasi maraming isda dito eh. Oo. So yung mga maliliit na ganun, ginagawa nila ng buro nila. Narima! Maraming isda. Butit marami pa rin yung isda. Hindi, yeah, kasi pag diba, ang bawa niya, may tap namin na siya dito, lulubog na siya. O yun. Ang gana din na nito. At pag nalis namin yung tubig, matitigas sa Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.